Hello! Good morning! Welcome back to my channel! So, weekends na naman po ngayon. Walang pasok, kaya ito, kasama ko yung mga anak ko, sila Kambal, sila Roban Sir, si Roban Jo. Say hello to guys! Hello! Yan po, so, nagpapalik naman po ako. Nasa magang ito ay ang aking tutukuin at babalansin ngayon is all about sa health conscious tayo. So, pag-usapan po natin ang about sa ating kalusugan, sapagkat ang kalusugan ang pinakamabuti, di ba? Pinakamaganda. Kasi kung hindi malusog ang pangatawan, nako, Diyos ko po, mabubutas ang bulsa mo. Kaya ang pinaka the best na gawin natin ngayon ay kailangan nating maging health concerned na tayo, health conscious na tayo. Kailangan hindi po tayo matakaw. Sabi nga dun sa Romans chapter 13 verse 13 na kasalanan din ang pagiging matakaw sa pagkain. Kaya lahat ng labis ay kasalanan at bawal talaga. Siyempre kadalasan naman ang kung alam naman natin na bawal sa ating kalusugan, yun pa ang masarap, di ba? Sabi nga nila kung ikaw ay health conscious na, kailan agad kaya mong iwasan, iwasan mo na po. Ipo ba? So yun po, pag-uusapan po natin. So ganun guys. Alam niyo ba na ang isang dahilan kung bakit ang lifespan ng tao na ngayon ay hindi na natin nakabot yung edad na 100, tulad nung unang panahon nung 1980s, mga ganyan, mga 1970s na mga tao na umabot hanggang sa edad na 100 o di kaya 102, 105, mga ganyan po. Pero sa ngayon na iba na eh. Life start at age of 40 na ngayon. Kaya kung nag-edad ka na ng 40, nagsisilabasan na po dyan yung mga sakit po natin. So, kailangan po natin alamin kung bakit. Kailangan natin alamin kung ano yung mga dapat natin kainin at mga hindi dapat naman po kainin. So, ano po yung mga dapat kainin lang? Ano po yung gulay? Diba? Kailangan po tayo maging gulay-gulay. Balik po tayo sa mga unang panahon. Nung unang panahon kasi wala pang mga chemicals. Wala pang mga chemicals na pagkain. Mga gulay-gulay sila noon. Di po ba? Kaya sila ay malulusog. Malalakas. Kahit nag-edad na ng 60. Malakas pa yan. Ayan. Nag-aararo pa yan sa bukid. Pero sa ngayon, wala na. Pag nasa edad 50 na, marami nang inaaray. Kaya dyan nauso yung araritis. Yan, kaya nagkakaroon na tayo ng arthritis. So, yung mga mahilig sa masisibong pagkain, yan, bawal po yan sa mga may arthritis. Yan po ba yan, yung mga baka, yung mga red meat, yung po ba? So, kailangan magulay-gulay tayo kasi minsan nga, nakakalimutan na natin kumain ng mga gulay. Yung lagi natin iniisip, yung masasarap, yung mga stateside na pagkain, lalo na ngayon, marami nang marurunong magluto. So, marami ng mga klaseng pagkain na masasarap. Pero di naman natin alam. Ang sa likod nito ay bawal sa ating kalusugan. Di po ba? So, yun po. Mababasa naman po natin sa talata ng pahayag sa Revelation chapter 22 verse 2 na nandoon ang katibayan, ang ating batayan kung bakit kailangan kumain tayo ng gulay at mga prutas. Kung saan nandoon nakasaad na yung gulay at halaman na biyaya ng Diyos ay siya lang po ang dapat nakainin na. Siya, yun po ang nakakapagbigay kalusugan at panglunas sa ating mga sakit. Di ba? So, like for example na lang natin yung malunggay. Di ba? Yung malunggay. Di ba? Yung malunggay, napaka-nutritious na alaman po yan, nabihaya ng Diyos. Salamat po sa Diyos kasi mga nandyan sa mga bakod-bakod lang natin na tanim, hindi natin alam. Yun pala yung mga nakakapagbigay lunas at mga sustansya, nutritious na pagkain sa atin. So,
yun po, sa mga may sakit, lalo na yung mga may high blood, alam na naman natin na may sakit po tayong high blood, huwag na tayong magsigig kain ng marami, no? Maraming pagkain, mga masisibo, mga maging kuha na tayo, gulay-gulay na tayo, huwag na tayo maging carnivorous, maging vegetarian na po tayo, no? So, sa mga may bisyo na rin dyan, tigil-tigilan nyo, bawas-bawasan nyo na rin, lalo yung mga mahilig magsigarilyo, mag-inom, yan. Bawas-bawasan po natin at kaya po natin. Kasi nga, kasalanan din po yan, bawal po din yan. So, nakasadyan sa salita ng Diyos, na bawal uminom, maglasing, yan. Babasa po natin yan sa Bible, kung marunong, mahilig po tayo magbasa ng Biblia. Okay po. So, yun. Ito, makulit itong makulit itong lakambal. So, so, bago po tayo tapusin itong video na ito, huwag nyo tayong kalimutan na subscribe. Sa mga nag-subscribe po sa akin, maraming salamat po. Ako ay lubos na nagpapasalamat, guys, kasi sa tulong ninyo, maabot na po ako ng 350 subscribers. So, salamat po sa mga nag-subscribe sa akin. Hindi po mamarapati ng inyong lingkod na buong puso nagpapasalamat kasi sa inyo po lalo akong na-inspired. Inspired na maggawa ng mga videos. So, abangan nyo lang po yung mga susunod pa na mga videos na mas mga informative. So, sa ngayon po kasi, tali sana yung kung sino na nakarinig dun sa produkto na First Vita Plus. Kasi ngayon po, ay menu na po ako sa First Vita Plus po. Isa na rin po akong dealer sa First Vita Plus po. Kasi itong First Vita Plus, marami kang matututunan dito. Mga gulay-gulay ito eh. Kung hindi mo man nagawang naging doktor, at least magawa mo man lang na dealer sa First Vita Plus. Kasi ito, mga paninda po kasi dito sa First Vita Plus. May mga panglunas at mga nutritious foods. Food supplement po kasi ito. So, maganda rin sa kalusugan yung inuming First Vita Plus. Yung juice. Juice po kasi ito. Pero yung gulay na kinatas, ginawang powder, kaya ginawang juice. So, yun po yung mga inumin na karagdagan sa kalusugan po natin. Kung tayo po ay hindi mahilig magkain ng gulay, yun, First Vita Plus po kayo, uminom kayo ng Vita Plus. Food supplement po. So, yeah.